Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba upo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman may patapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimula magtayo ang taong ito pero hindi naman na ipatapos. O sinong hari ng makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayun din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikda ng lahat sa kanyang buhay." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming mga nagsasabi, kahit tayong mga Katoliko, mga Kristiyano, may iba't ibang paraan kung paano tayo maaring sumunod sa Panginoong Hesus. Sa iba't ibang paraan o iba't ibang katayuan ng buhay, may mga iba't ibang paraan tayo para masabi nating tagasunod tayo ni Hesus. Ngunit, yan ay naayon sa ating pamantayang pagsunod. Ibig sabihin, naayon yan subjectively sa paraan na iniisip nating susunod tayo sa Panginoon. Sa paraan na siguro mas kumbinyente sa atin, mas madali, mas matiwasay, mas maayos, mas walang hadlang na makasunod. Pero, ang Panginoon ay may sariling pamantayan para ang isang tao ay sumunod sa Kanya. Hindi sa paraan na gusto natin kung paano tayo susunod sa Kanya, kundi sa paraan ng Kanyang iniisip kung paano tayo susunod. Yan ang mensahe sa atin ng Ebanghelyo. Ang bungad nga ng Ebanghelyo, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Ibig sabihin, maraming mga sumusunod kay Jesus. Napakaraming tao ang sumusunod sa Kanya. At bigla na lang siyang humarap sa kanila at Kanyang sinabi ang mga bagay na ito sa Ebanghelyo ngayon. Hinarap ni Jesus yung makapal na tao. Para bang sinasabi ng Panginoon sa mga taong ito o Kanyang iniisip, sandali lang, magkaayusan muna tayo. Baka hindi maliwanag sa inyo kung ano ang sinusunod ninyo sa akin. At ganito rin sa atin, mga kapatid, hinaharap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbasang ito, ng Ebanghelyong ito, upang liwanagin sa atin, gusto mo ba talagang sumunod sa akin? Gusto mo bang tawagin kang alagad ko? Magkalinawan muna tayo bago ka magpatuloy sumunod. Dahil may tatlong mga pangunahing kondisyon si Jesus na ibinigay dito upang ang isang tao'y sumunod ayon sa kanyang pamantayan, ayon sa kanyang iniisip kung paano tayo susunod. Tandaan nga natin na tinuulit ko, hindi sa iniisip natin kung paano tayo susunod, pero sa iniisip ng Panginoon kung paano tayo maaaring makasunod sa Kanya. Ang una, sinabi ng Panginoon,
Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama, ina, asawa, mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Sa orihinal na pagkakasalin ng Ebanghelyo, ang ginamit na salita ay kamuhian. Sa English, hate. Kung paano natin itatranslate ito, hindi ko alam kung paano ko itatranslate, pero susubukan ko, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang hindi namumuhi sa kanyang ama, ina, asawa, mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. At iisipin natin, at iisipin ng iba, yan nga ba talaga yung sinabi ng Panginoon? Kamuhian ko ang tatay ko. Kamuhian ko ang nanay ko. Kamuhian ko mga kapatid ko, mga anak ko. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito na kamuhian? Siguro kung may sama ka na ng loob, wala nang problema sa iyo. Siguro kung may galit ka sa tao, o may galit ka sa magulang mo, o sa mga kapatid mo, siguro maintindihan mo sa konteksto na iniisip mong kamuhian, mamuhi, to hate. Pero hindi sa ganitong paraan ang nais sabihin ng Panginoon. Anong ibig sabihin kaya nito? Kamuhian. Kamuhian mo ang iyong nanay, kamuhian mo ang iyong tatay, kamuhian mo ang iyong mga anak, kamuhian mo ang iyong mga kapatid. Napakalalim nitong salitang kamuhian. May naririnig akong ano, nagpaparamdam dito. Anyway, etong kamuhian, no? Nangangahulugan, itong pagkamuhi na ito ay hindi nangangahulugan magtanim ka ng sama ng loob o poot sa mga kamag-anak mo at sa mga mahal mo sa buhay, ni sa sarili mo. Ang nais ng Panginoon dito ay kung ikaw ay tinawag ng Diyos na gawin ang kalooban ng Ama, at ang mga ibang taong ito na binanggit dito at kahit sarili mo ay nagiging hadlang sa pagtupad ng kalooban ng Ama, yan ang ibig sabihing kamuhian. Maraming mga banal na ganyan ang ginawa nila upang sumunod sa kalooban ng Diyos. Isang halimbawa dito, natatandaan ko, isang martir, si Perpetua o si Felicity. Hindi ko matanda kung sino doon. Pero, isa sa kanila, nabilanggo dahil sila'y Kristiyano. At sa kanilang pagkabilanggo, nagmamakaawa sapagkat si Perpetua ata yun. Siya'y anak ng isang senador sa Roma. At nalaman ng kanyang ama na ang kanyang anak ay isang Kristiyano. At nagmamakaawa yung kanyang tatay sa kanyang anak, itakwil mo na ang iyong pananampalataya kay Jesus. Ngunit itong babaeng ito ay nanatiling matatag, hindi ko itatakwil ang Panginoong Jesus. So gumawa itong tatay niya ng paraan para makonsensya na mailigtas ang kanyang buhay. At ano ang ginawa ng tatay niya? Binitbit niya yung kanyang apo, yung anak ni Perpetua o ni Felicity. Hindi ko talaga matanda kung sino doon eh. Basta either or. Binitbit niya yung anak, yung sanggol na kasisilang pa lamang, at iniharap sa kanya. Sinabi ng tatay niya, hindi ka ba naaawa sa batang ito? Mawawalan ng nanay. Kawawa naman lumaki o lalaking walang ina. At anong ginawa na ni Perpetua? Siya ba'y oo nga, no? Nadala sa damdamin? Hindi natinag sa pananampalataya sa Panginoong Jesus. Nanatili pa rin siyang Kristiyano. Hanggang siya ay nahatulan ng kamatayan alang-alang sa pananatili niyang matatag sa pananampalataya sa Panginoon. Yan
ang isa lang sa mga halimbawang ibig sabihin kamuhian. Hate your son. Hate your daughter. Hate your father. Hate your mother. Isa lamang halimbawa yan. Pangalawa na sinabi ng Panginoon dito ay hindi maaaring maging alagad ng Panginoon kung hindi niya bubuhatin, papasanin ng kanyang krus. Lahat tayo, marahil siguro pamilya na tayo kung ano yung sinasagisag ng krus. Siguro naman alam na ninyo kung ano ang inyong krus na dinadala araw-araw. Sana may krus tayo. Kung sinasabi natin, wala po akong krus, mamayang gabi bago ka matulog, magdasal ka sa Panginoon, bigyan ka ng krus bukas. Kailangan ng krus. Hindi maaaring tawaging tagasunod ka ng Panginoon kung wala kang krus. At kung itinatapon mo ang krus, ayaw mo ng krus, hindi ka maaaring maging alagad ng Panginoon. Kaya, linawin natin ano nga ba ang mga krus natin sa buhay. Maaring ano ito o maaring sino ito sa ating buhay. Ano ang iyong krus? Sino ang iyong krus? Ang ikatlo ay talinghaga ng Panginoon tungkol sa tatantyahin sa pagsunod kay Jesus. Pagnilayang maigi. Sa katapusan kasi ng talinghaga, ang conclusion ni Jesus, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Yung original translation po, hindi maaaring maging alagad ko ang sino man kung hindi niya ipagbibili ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaya tansyahin, katulad ng talinghaga rito na ibinigay ng Panginoon. Tignan mo muna, pagnilayan mo muna si San Carlos Borromeo na ating ginugunita ngayon. Siyang nagsabi na wala nang mas mahalaga sa buhay dito sa daigdig maliban sa pagninilay. Pagninilay. Anong ibig sabihin ng pagninilay? Sa bawat ginagawa at kinikilos natin, pagnilayan mo. Pag-isipan mo. Lahat ng iyong ginagawa, lahat ng iyong kinikilos, lahat ng iyong pananalita, lahat na kung ano-ano man na ginagawa natin sa buhay, kailangan, sabi ni San Carlos, bago pa man at pagkatapos ng mga gawaing ito, pagnilayan natin. Kaya ganun din sa pagsunod sa Panginoon, pagnilayan mo muna. Pag-isipan mo. Sigurado ka ba? Tiyak ka ba? Gusto mo ba? Baka hindi mo na pag-iisipan dahil ang Panginoon na nagsasabi, sumunod ka sa akin, sunod ka naman, okay lang naman. Pero walang problema kung ayaw mo. Hindi naman namimilit si Lord. Hindi naman namimilit ang Panginoon. At gayon din, pagnilayan. Tansyahin mo muna, may papatapos mo ba yung gusali? At least yung bubong mapapatapos na. No? Mukhang hindi matatapos nung una, pero mapapatapos. Kung makikipagdigma ka, kaya ba ng mga kawal mo na sagupain yung kalaban mo? Kung hindi, makipagkasundo ka na lang. Pagnilayan. Pag-isipan ng wasto. Huwag basta-basta gumawa ng bagay ng hindi na pagnilayan o na pag-isipan. Kaya mga kapatid, sa liwanag ng salita ng Diyos na ating narinig, yan ang kondisyon ng Panginoon. Nais mo bang maging kanyang alagad? Hindi sa gusto mong paraang sumunod sa kanya, kundi sa paraan na nais niya kung paano ka susunod sa kanya.